positibo kahit ang nangyayari ay hindi ka nais-nais at tayo'y nabibigo. May turo sa atin ang 1 Thessalonians 5:16-18 na magandang baunin natin sa bagong taon, sa bagong buhay, sa lahat ng araw. Always be joyful and never stop praying. Whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. Lagi daw magkaroon ng malalim na ligaya at huwag titigil manalangin. Ano man ang mangyari, patuloy na magpasalamat sa Diyos alang-alang at dahil kay Jesus. Ito daw ang nais ng Diyos na ating laging gawin. Isa-isahin natin ang mahalagang bahagi ng katuruan na ito. Puro ganon. Pag hindi na ganun ang nangyayari, hindi ka na happy. So hindi pwedeng panghawakan yung happiness. But joy is persistent peace with whatever reality, event, or situation at hand. Yung joy, yun ay napakatibay, napakapayapaan, maski ano pa ang nangyayari sa paligid. Maski ano kaganapan, maski ano ang sitwasyon. Because joy does not depend on sensuality, yung sa senses, hindi umaasa ang joy sa nararamdaman, natitikman, nalalasap, nakikita, naririnig. Dahil maaaring yung mga nalalasap, nakikita, naririnig, pangaampasukan ng lungkot. Hindi umaasa ang joy dyan, hindi umaasa ang joy sa experience. Na magandang experience ko, therefore, magiging joyful ako, no. Pwede ka lang maging happy kung happy experience, pero pag unhappy na yung experience, ano mangyayari? Unhappy na ang iyong feeling. So joy is what the Bible teaches us to aspire for. And joy depends on faith. On what kind of faith? That God is in control, and that God is good, and that God loves you no matter what the situation around is trying to make you believe. Na kahit bumabagyo o maaraw, mahal ka ng Diyos. Kahit may baha o may tagtuyot, mahal ka ng Diyos. Kahit masagana o meron kang karukhaan sa sandaling ito, mahal ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at ang lahat ng pinapayagan ng Diyos na mangyari sa iyong buhay ay siyang talagang mabuti para sa iyo kahit yun ang kabaligtaran ng kagustuhan mo sa sandaling ito. Joy depends on spirituality. Hindi sa sensuality. Ang senses, malamig lang ang panahon sa loob ng kwarto mo kung nakabukas yung aircon o merong electric fan. The moment in-off mo yung aircon o ng tubig, hindi naiasa sa ganda o pangit na naririnig. Yung joy, hindi natitibag ng anumang nangyayari sa labas. Kahit nagkakaroon ng karamdaman, meron tayong mga mahal sa buhay na sumasa kabilang buhay, ay hindi naman tayo nagsasaya. Pero hindi tayo napapagbag ng sobrang lungkot dahil meron kang matibay na tinatawag na joy sa loob ng iyong puso. At yon ay nakasandal sa iyong pananalig sa Diyos na anuman ang nagaganap ay alam niya. At kung alam niya at pinapayagan niya, therefore, hindi yun talaga masama para sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. So hindi ka laging natatakot, nangangamba, at nagdaramdam at dinaramdam mo ang mga nagaganap kasi matibay. Hindi ka madaling matunaw na parang yelo. Hindi ka madaling kumulo na parang tubig. Very, very stable. Yun ang nagbibigay sa tao ng tining ng loob. At kung mahahanap tayo siguro ng Tagalog na halos ay equivalent ng joy, isa yung tining ng loob. Ano man ang nagaganap sa labas, matining ang iyong loob. Hindi siya nalilikalig, hindi nababagabag, at yun ang mahalaga. Kung iaasa natin sa mga nangyayari sa labas, ang kalagayan ng ating emosyon, ng ating espiritu, eh kawawa naman tayo dahil araw-araw may bagyo, araw-araw may problema, araw-araw may kakulangan, araw-araw may sakit. Kaya mga anak ng Diyos ay hindi doon umaasa. At sabi ng 1 Thessalonians 5:17, never stop praying.
Gusto mong tumining ang iyong loob? Hindi ka umaasa sa mga happenings, sa mga events, sa mga outward occurrences for your well-being? Never stop praying. Huwag titigil ang mananalangin. Because prayer changes the situation. That is when God grants you what you want. But more importantly, prayer changes your mind, your heart, disposition, your attitude, the attitude of the person praying. Dalawang bagay ang pinakamalaking nahihita ng nananalangin. Number one, maaaring mabago ang sitwasyon niya at umayon ito sa kanyang kagustuhan. Pero ang totoo, bihirang ganito ang nangyayari. Kung ating bibilangin ang ating mga dalangin, kung ating gugunitain ang ating mga lahat ng pinagdasal, mas madalas hindi naman talaga yung hinihingi mo ang nangyayari. At bakit ganon? Kasi merong mas mahalagang nagayag ganap kung tayo nananalangin, kung bubuksan talaga natin ang ating puso sa pagkilos ng Diyos at ng Espiritu. Ito ay yung ang nagbabago ay hindi yung ating paligid kundi ang ating kalooban. Ang taong babad sa panalangin, siya ang nagbabago, hindi ang sitwasyon sa labas. Kung tamang manalangin, halimbawa, dasal ka ng dasal, baguhin niyo po ang aking asawa, baguhin niyo po ang aking biyanan, baguhin niyo po ang aking anak, ang aking magulang. Kung bibilangin natin ang mga natupad ng ganyang dasal, mas marami ang hindi. Kasi dapat mas ipinapanalangin natin, baguhin niyo po ako. Matutunan kong mahalin, tanggapin ng buong buo ang aking asawa, ang kanyang mga kapintasan at kasama ng kanyang mga katangian. Ganon din sa aking biyanan, anak, magulang, kapatid, kaibigan, kakilala. Yung dasal lang dasal lang mabago ang traffic. Natupad na ba? Pero mas madaling ipagdasal mong baguhin niyo po yung attitude ko na huwag akong mainis, huwag akong magalit, magkaroon ko ng oras na magbulay-bulay kung nasa traffic ako, manalangin. At kung lagi ako nagugutom sa traffic, kaya umiinit ang ulo ko, matuto ako magbaon ng konting biscuit o konting inumin na baon-baon ko. Baguhin ko ang buhay ko. Baguhin ko ang pag-iisip ko. Hindi ka pwedeng dasal-dasal na Diyos ko, sana po umaraw ngayon. Kasi yung mga iba, ang panalangin nila ay huwag umaraw para hindi sila masunburn. Hindi mo pwede idalangin na huwag naman umulan kasi may party ka. Kasi yung mga magsasaka, ang dalangin nila ay umulan para madiligan ako ng mga halaman. Mas mabuting manalangin na iayon nyo po ang aking kalooban sa inyong mas mataas na kalooban. Na kung ano man ang nangyayari, hindi ako makipag-contest, makipag-tunggali, makipag-away sa nangyayari, kundi tanggapin ko. Dahil alam kong kayo'y Diyos, kayo ang nagpapatupad ng mga bagay na ito, naiintindihan ko man o hindi kung bakit yung ginagawa ang mga bagay na ito, ay matanggap ko ng maluwag sa aking puso. At yung pagtanggap ng sitwasyon, hindi yung pagpipilit na baguhin ito ang nagbibigay sa atin ng joy. When we learn to be contented with whatever is at hand, it doesn't mean na hindi na natin babaguhin ang pangit na bagay, hindi natin paasensuhin ang hindi maasensong bagay, na hindi na natin aayusin ang di maayos sa mga pamamaraan. Yes, we change whatever we can change as far as the powers given to us by God can do it. But we accept what cannot be changed. And the prayer is for us to know which can and should be changed and which can and should just be accepted at least at the moment. Mahirap yung halimbawa ay kalabaw na nakikipaglaban sa kanyang araro. Mahirap yung kabayo na nakikipaglaban sa renda ng kanyang kalesa. Mahirap yung buhay na lagi kang nakikipagtunggali kung ano ang nandyan sa iyong paligid na hindi mo na mabago-bago, hindi nawawala ang tension, laging may stress. Pray for the right things. Yes, pray that things will change for the better and do what you can to make them change for the better, but pray also to God to give you the wisdom to accept what cannot be changed or should not be changed. And that
is a source of joy. Never stop praying. Kahit sa mga bagay na ayaw natin at nagbibigay sa atin ng problema o naiinis tayo o tayo na-stress, ipag-pray pa rin. Hindi man mabago yun kung bukas ang iyong puso sa Espiritu ng Diyos, nagkakaroon ka pa rin ng comfort na at least na ibulalas mo, na ilabas mo ang iyong niloloob, na sabi mo sa Diyos, hindi man ibigay sa iyo ang gusto mo, gumaan na ang iyong pakiramdam, patungo ka na on your path to joy. Think and say that prayer is therapeutic. So niya, alam mo, kahit naman hindi ibigay ng Diyos yung inihingi ko, makapagdasal lang ako, lumuluwag na yung dibdib ko. Parang ganun din pag may problema tayo, naihinga mo sa iyong kaibigan, kahit hindi naman siya nagpayo, wala naman siyang nasabi, naihinga mo lang, lumuwag na yung dibdib. At yun ang tunay na mahalaga. Ano ang kalagayan ng ating puso? Ano ang ating nadarama? Ano ang ating emosyon? Kasi yung ating emosyon at the moment is our reality. Kaya mahalaga na nakokontrol yung emosyon patungo sa positive. Kasi kung negative ang attitude mo, hindi ka masaya. Kung gagawin mo siyang positive, sasaya ka kahit hindi naman nakakatuwa talaga yung sitwasyon. Change could happen when you pray because prayer connects the person to God, to spiritual power and energy. At ito yung you change the situation. A change of situation because of prayer. Pwede yun. Pero mas madalas, change could happen because prayer connects the person to peace and serenity of God. At ito yung change, not the change of situation, but the change of heart. Yung puso natin ang nagdadala ng lahat. So pag may tinanggap ka, luluwag ang iyong dibdib. Pero pag may tinatanggihan ka, masikip ang iyong paghinga. 1 Thessalonians 5:18, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. Hindi tayo daw mamimili. Ano man ang mangyari, patuloy na magpasalamat sa Diyos, alang-alang kay Jesus. Nabigo ka sa iyong pangarap, hindi ka nanalo sa contest. How can you keep thanking God because of Jesus? Well, because of Jesus Christ, you are saved. You belong to God. And you inherit heaven, so whatever happens, you're already a winner. Pag nilakihan natin ating pananaw, tinaasa, talo ka man sa isang maliit na contest, alam mo, pagaling ang magbasa, pabilis ang magbasa, pagandahan, patalinuhan, pero kung ikaw ay nasa ka kay Jesus, at dahil kay Jesus, ay napakalaki na lang na panalo mo, buong kalangitan, eternal life. Napakaliit naman, isang maliit na toldok lang yung talo mo sa contest na yan para kapalungkutin, samantalang kung tutuunan mo ng pansin ang panalo mo kay Jesus, sasaya ka. Yun ang sinasabing, keep thanking God because of Jesus Christ. Dahil ano man ang sa tingin mo'y nalugi ka, ay panalong panalo kapag naalala mo kung ano ang ibinibigay sa'yo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Buhay na walang hanggan, the inheritance of heaven, na ikaw ay tagapagmana ng Diyos ng lahat-lahat ng kanyang nilikha, eh liliit yung lungkot mo. Pero pag yung lungkot mo yung tinitigan, palaki yun ang palaki. Kasi alam nyo, kahit anong tinititigan, yun ang lumalaki sa ating pananaw. So ang sabi, ang titigan mo si Jesus. Ang titigan mo ang kalangitan, ang iyong buhay na walang hanggan para malaman mong oo, napakapalad mo sa buhay at napakarami mong dapat ipagpasalamat. Kahit sa sandaling ito, nabigo ang iyong munting pangarap na maging binibining kangkungan. Na manalo sa takbuhan, manalo sa pabilisang manahe, o kung ano man yon. Kasi pag doon ka lang nakatuon ang nakatuon, lumalaki ng lumalaki yon at ang lumiliit ay yung dapat ay malaki. Yung buhay na walang hanggan, yung iyong pagiging anak ng Diyos. And because of Jesus Christ, you never lose. What really matters is that you never lose. You are never a loser because of Jesus Christ. So ang mga anak ng Diyos, kahit kailan, huwag mo sabihing loser ka. Pwedeng hindi ka nanalo sa isang maliit na contest, pero yung contest ng heaven or hell, eternal life or eternal damnation, panalo ka dun. At hindi mo dapat mamaliitin yon kahit kailan. In fact, laging yun ang dapat mong tingnan, lalo pang at natutukso ka mag-isip na ikaw ay kawawa, ikaw ay lugi, ikaw ay talunan. And on being a complete winner,
Sabi ni Jesus sa Luke 10:19-20,